Hello po sa ating lahat, and this is Emerson, and welcome to my channel. Iyan po sa ating lahat po, yan, bago po ang lahat, bago po mag-umpisa ngayon, ay please subscribe naman po ninyo tong channel ko, and of course, i-like nyo po kung kinakailangan pong i-notify ko kayo. Bigyan niyo po ako ng bell button dyan. Yan, mag-click po kayo ng bell button dyan. Subscribe niyo ako. Ayan, sana po tulungan niyo po ako para po makapagpa-notify pa ako sa iba, sa inyo. Of course, siyempre, ayan. Baka later on, pag dumami na tong viewers ko, ayan, pag nakarami na po yung mga likers, viewers ko, ayan, magpapa-price na ako sa susunod kung madami man. So, please lang po, i-encourage ko po sana sa inyo. Siyempre, ayan, paulit-ulit na po ako. Please lang po, sana matulungan nyo po para po naman sa inyo, di ba? Okay, para naman po sa atin to. So, bago po tayo makapagsimula ngayon, it's all about is the same for yours. So, maganda at fresh ang ating kalusugan ngayon. So, makikita nyo, it's all about presentable. Pero parang hindi ako presentable ang dating kasi wala naman akong... So, ayan, wala akong video maker. Kumbaga, hindi ko na kailangan na mag-edit-edit ng pictures, ayan, mag-edit-edit ng video, ayan. Pero basta sa intro ko, ayan, sa thumbnail ko, ayan, edited pa rin yun. Pero it's a reel naman po siya. So, eto po ngayon ay meron po akong ipapakita, which is, this is called calamansi. Ayan. Calamansi po ay nakakatulong po siya sa... bago pong lahat, i-intro ko lang ang calamansi. Ayan. Ang calamansi po ay isa po siyang lime sa English. Totoo nga naman, di ba? Okay. Ano, ang tawag po dito sa scientific name niya po is Citrofortonella. Ayan. Microcarpa. Ayan. Citrus po siya. Lahi po siya ng citrus. Ito po yung... na hybrid na citrus. Yan. Kung alam niyo po yung kiat-kiat, parehas po siya ng kiat-kiat, pero ito naman po is calamansi. Yung kiat-kiat po, matamis po yon at orange na orange. Ito naman po is green na green. Ito po yung calamansi. Ito yung pinaka acidic na citrus. Ayan. Or calamansi. Ayan. So, ano po ba ang naidudulot po ng citrus? Ah, citrus. Oo, citrus pala. Or something, calamansi or lime. So, this sour fruit, sabi niya dito, is rich in vitamin C. Oh, vitamin C siya. Certain antioxidants. Oh, antioxidants yan. Oh. Such as limonosens. Ayan, limonin. Ayan, limonin, hirap kasi, English kasi. So, as well as potassium, ayan, vitamin A, and calcium. So, nakakatulong siya kasi antioxidant. But the word antioxidant, saan ka naman makakakita ng mga antioxidants na yan? So, di ba, bihira lang, di ba? Kung alam nyo na, ngayon alam nyo na ang antioxidant. So, nakakatulong siya na makapagbigay, makapag-bruise. So, makakapag-reconstruct siya ng skin sa ating mga balat-balat. So, ano po ba ang benefits ng calamansi? Okay, ang calamansi po, yung juice nyo po, ha, yung juice po, ha, hindi po kasali itong mga skin kasi hindi naman kailangan. So, pero parang meron, pinag-aaral rin ito. So, ang top po na benefits ng calamansi juice ay binuboost niya yung immune system. O, binuboost niya po yung immune system. Yun, of course, the salt acidity. Yan, stomach aid. Ayan, in weight loss. Ayan. Totoo yun. So, stimulate growth and repair. Nakaka-repair siya ng skin natin or something. Ito pa, bleach the skin. Ayan, nagbleach siya ng skin, so tinatanggal niya yung mga something
dirt sa mukha natin. Of course, detoxified the body. Ayan, detoxified po siya. Kung nararamdaman niyo po na nabuga kayo ng mga something sa katawan niyo, binubuga niya. Ayan, labas sa, diba? So, ayan, strict ko tayo ngayon. So, of course, ito din po yung lower cholesterol. Ayan. Nakakatulong po siya ng basta nakakaalis po din siya ng cholesterol. Bakit? Kasi po, kapag pumupunta kayo sa inasal, ganon, di ba? Yung inasal, para hindi ka, yung cholesterol mo, binibigyan ka ata ng soup, yung, natikman ko na yung soup, maasim-asim siya. Hindi ko alam yung pinaghalong something sa inasal, yung soup nila is talagang napaka-asim, nakakatanggal siya ng mga cholesterol sa katawan. So, yun po. And then, of course, manage diabetes na rin po siya. So, wow. Of course, ito na din po yung treatment ng respiratory infection and among others po tayo. So, nakakatulong siya. So, very, yeah. So, balik tayo sa ano, sa correct cholesterol na yan. Yung cholesterol na yan, yan, anecdotal evidence lang po yan. Some studies have found that this juice can help lower your cholesterol level. So, and syempre sa immunity, ayan, nakakapag-boost siya ng immune system natin. Ayan, para po maging productive po yung white blood cells natin, ayan, counter negative effects of free radical, something antibacterial properties po siya. So, ganun po siya. So, lower acidity po siya. Hindi naman po siya something na acidic siya. Kumbaga, hindi siya suka na mas, yung suka, kasi grabe yung suka eh. Ito eh, natural po siya kasi lower acidity po siya. Okay? Basta gano'n yan. Nagpropromotes din siya ng collagen production. Yan. Vitamin C is a crucial element in collagen production, which is the compound needed to create every tissue, yan, muscle fiber, and cell in the body. So, nakakatulong siya, nakapag-deliver siya, nakapag-burst siya ng mga ascorbic acid, kaya po siya mga inflammatory, mga ganun. So, mga injury, ayan. So, nagre-repair siya ng mga damage from injury, yan, illness, or surgery, ayan. So, controlled diabetes na rin po siya. So, totoo lang. Binabalikan ko lang ha. Baka mamaya mas anong ba ang gamit naman. Bakit siya control ng mga something-something? So, nakakontrol siya kasi acidity. Basta nakakontrol siya ng mga weight loss, mga ganon, improves respiratory health. So, totoo lang. Of course, sa skin care din po tayo. Sa skin care, balik tayo sa skin care. Ayan. Ang skincare po natin is all over the people. Yan. Calamansi juice on the skin, sa ating skin, ayan. As a functions like a natural bleaching agent. Ayan. Agent. So, in additional to clearing the skin of blemishes or decoloration, it is called also deliver antioxidant to the skin, will prevent wrinkles and other signs of aging. So, ngayon po is meron po akong napag-alaman din na ang calamansi, yun nga, yung skincare, sabi ko, nag-try, na meron ako napanood na isang, di ko alam kung sa Jessica Soho ba to, na gamit niya is calamansi. See, lahat ng buong katawan niya is gamit is calamansi. Maputi siya, wala siyang something na buo na nag-aano sa mukha niya. So, talagang maputi siya. Ayan, is a trans woman siya na gumamit ng calamansi ever. And ang laki ng benefits na naitulong niya. And sumikat siya ngayon sa... Basta sumisikat siya. Ayan. Truth of this calamansi, ayan, ipapakita ko po kung bakit ko po sinabi na real
is antioxidant po siya. Ayan, nag-bleach po siya ng skin. So, kung titignan niyo po ang aking, ayan, totoo po yan ha. So, ayan, ang kilikili ko. Hindi po ako nagwa-wax, talagang hindi po ako nagwa-wax, at hindi po ako nagbubunot ng something. Basta hindi ako nagbubunot ng kilikili yan. Nabubunot ng kilikili, nabubunot ng buhok sa kilikili. Yan. So, makikita nyo is, makinis siya. Definitely, it's maputing-maputi siya. Yan. Pinapangalagaan ko dito yung kilikili ko. Definitely, sa totoo lang ha, yung mga kilikili natin, dapat natin pangalagaan. Kasi, ayan, mag-ingat tayo kasi sasabog, mga ganon. So, may makakatabi ka, tapos, yung mamaya, yung makakatabi sa'yo, eh, ayan, very strict po. So, hindi nyo ba alam na ang calamansi ay nakakatulong sa kilikili din na nakapagpapaputi? Kung titignan nyo, makinis po siya. Mabango siya. Hindi po ako gumagamit ng something na deodorant kasi baka lalong magkakaroon ako ng mga something odors. Ayan. So, gumagamit ako ng calamansi para maiwasan ko po yung mga sinusuot ko. Kasi nagsusuot tayo sa mga mall, di ba? Yung mga sa mall. Sa totoo lang sa mall, nagsusuot tayo, hindi pala natin alam yung mga sinusuot natin. May mga, ano tawag doon? Mga body odors. Ayan. Strict po tayo dyan kasi body odors yung pinapaka. Ayan, tagalin natin yan. Body odors. Kasi nag-dry ako minsan, pag uwi ko ng bahay, inamoy ko yung kilikila ko. And the first time, nagsisi ako kung bakit sinusuot ko. Hindi na ako nagsusuot ng mga damit sa isang store kasi nagkaroon ako ng body odor. And definitely, kusa po siya na nalalabas na lang yung amoy. Nakakatakot yun kasi amoy nyo, ang baho, yung mga ganun. Ako sa sarili ko, ha, naaamoy ko yung sarili ko. Pero kapag ganun na naaamoy ko ng sarili ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi daming tao eh. Sasakyan, dito siya, dito ka. Basta i-prepare mo lang yung sarili mo kasi yung body odor mo, naaamoy ng iba. Ayan. Ayoko din na, kuya, amoy putok ka. Ayan. Ayoko na ganun. So, ayan na. Kung mapapansin nyo, maputi yung kilikili ko. It's because of nagpa-skin derma ako, nagpa-waxing ako. Hindi po yan. Natural po yan. Mula po nung bata ako, hindi po ako tinutubuan ng madaming buhok sa kilikili. Yan. Sa totoo lang ha. Pero paano malalaman kapag ganito yung kilikili mo na wala siyang buhok? Kasi yung mga, paano mo siya malalaman kung may amoy yung kilikili mo? Ayan. Kapag yung kilikili mo, may nakita kang parang ano, parang peklat, parang ganun. Parang peklat, something. Yung pasa, parang ganun. Yung pasa, yung nangingitim na pasa, parang ganun. Iyon po yung odor. Iyon po yung pinakamabaho. Kahit na anong gawin mo sa buhay mo, mabaho pa rin yun. So, ngayon, paano po maging maputi po yung kilikili natin? Okay, paano po maging maputi? So, through this calamansi, ayan, nakakatanggal po siya ng amoy sa kilikili. Nakakaputi po siya. Kaya nga po, skin, antioxidant po siya. Nilalabanan niya po yung amoy sa kilikili tapos nakakapagputi siya talaga. So, ang gagawin niyo lang po is may kutsilyo at saka ito. So, hatiin niyo sa gitna. Kailangan niyo pong hatiin. Ayan, nahati ko na po yung calamansi. So, yung isa, nakikita niyo ha, yung isa po, gagamitin ko sa kabila. Ayan. Huwag kayong mahiya. Sa totoo lang, totoo po to. Ayan, totoo po. Ayan, sorry. Ayan. Totoong totoo po siya. Kasi, ever since, hindi, yung kilikili mo, hindi siya, ayan, okay na. Hindi siya,
anong tawag dito? Hindi malagkit. Saka lang maglagkit kapag yelo yung... Ito, yelo kasing ginamit ko. Yan. Sorry ha, yelo kasing ginamit ko. Yan, bumili kasi ako, hindi green. Yung green dapat na green kasi yun po yung pinaka maganda sa kilikili. Ayan, katanggal talaga siya ng amoy sa kilikili. Ever since, ito na po, finish na po ako. Kung makikita nyo, it's all the way from yours. Saan ka ngayon? Sa mga ginagamit na products or something sa natural ka lang. Kasi nasa natural kasi, dito mo makikita na ang laki ng difference. Sa totoo lang, sa karamihan sa babae, oo, sa karamihan sa babae, nangingitim ang kilikili, nangingitim dito, ayan. Ito nangingitim na kasi panay ko sa init, ayan. Kung kailangan mo gumamit ng kalamansi, pwede din sa mukha ito, pwede din dito, sa mga parte na maiitim. Basta, wag ka lang pupunta sa init kasi mangingitim. So, before kulisarin ang aking video ngayon, it's all about to you. Ayan. It's all about to you. Ayan. Kailangan ko muna kayo na i-lessons for today. Ang lesson po natin today is Sorry. So, yan, may challenge ako today. Yan, nakalimutan ko na. Yan, may challenge ako today. Isa na naman po itong, ano tawag dito? Isang pitchen na naman ng tubig ang iinumin ko. Nung last po, ay uminom na naman po ako ng ganitong kagrabeng tubig. So, ayan, iinumin ko na naman po itong buong-buo. Kasi, kung pinapatunayan ko kasing bagay, dito ako humuhugot. Ayan. Bakit? Kasi ang tubig po kasi, hindi tayo magkakaroon ng sakit through of this water. Kasi water is life. Sa totoo lang. Everything in this our lifetime. Hindi yung Coke or something, hindi yung mga soft drinks. Sorry for that. Soft drinks, ayan, hindi po dapat yung mga juice, coffee, ayan, stick na lang po kayo dito. Kasi, ang tubig, natural po yan. Ito po, hindi ko po siya sinagat kasi natural water din ito. Bakit ako umiinom ng madaming tubig? Kasi po, ito pong tubig na to ay nakakapaglabnaw ng blood. Kasi ang blood po, nakakapag-reconstruct po siya ng panibagong skin po natin. Kaya po, believe din ako sa water. Kasi water is life. Kaya punong-puno tayo ng water. So, ito, iinom na naman ako ng tubig. Pinapatunayan ko lang po, ha? Kaya ito yung challenge ko every... mag-vlog ako, ito yung challenge ko. Iinom ako ng isang pitcher ng tubig para malaman nyo kung totoo ba o hindi. Yan, totoong-totoo. So, totoong-totoo kasi yung pinakita ko is the real. Kaya po naging maputi po ang kilikil ko. Dati po, medyo maitim-itim po yung kilikil ko. Ngayon, it's white na po. So, very a pleasure. And ito na po, iinomin ko na po lahat. So, kailan ko din pong ubusin. Yan. Kasi totoo nga po yung sinasabi ko. Kaya gawin nyo na lang po. Please, subscribe po. And of course, click the bell button, subscribe, and like this video. Ayan. Salamat po ng napakarami. Pasensya po na madami po akong mannerism or madami po akong something, redundancy. Ayan. Hindi po ako nagbibideo ng mga explicit ngayon kasi ang podcast kapag explicit dapat ini-edit kasi baka hindi yun makatotohanan. So, ito po is the real. Real po yung ginagawa ko kaya wala po kayong dapat pag-alala. Kasi hindi naman po nakakamatay kasi wala naman pong masama na gawin, di ba? Wala namang mawawala, di ba? Baka mamaya is magkaroon ka ng something yan. Kung gusto mo mapatulong, ayan, kung gusto mo ako
magpatulong, yan, search mo ako, Emerson Madayag or Max Brent, DJ Brent sa Facebook. Yun na lang. Emerson or Emerson Madayag and Maxton DJ Brent. Basta. So, ito na po, ibisin ko na yung tubig. So, bago po ako maglumiban sa aking video. Ayan. Ayan, nakala tayo. Ito na yung challenge ko every day, every hour. Kasi kailangan kong gawin ito. Kailangan ko kasi ng tubig sa katawan ko. Kasi puro soft drinks ako kanina. Joke lang. Kasi I think nakadalawa akong soft drinks. Iwan ko. Ayan ha. So, malapit ko na inubos. Ito yung inubos ko eh. So, ito ngayon ang baso ko ngayon. Ayoko kasi yung ano, yung nabibitin ako. Sa totoo lang ha, kapag uminom kasi ako ng tubig, thrice akong iinom. Ewan ko kung bakit. Basta. Parang nandito na yung tubig. Hindi ko alam baka nandito na. Ayan, finish na po siya. Ayan, konti lang. Hindi ko na iinom kasi madumi na siya. Hindi kasi ako ano, hindi ako kasi marunong, hindi kasi ako umiinom ng mga deliver. Ito kasi is natural po siya. Naupo siya sa bundok kasi spring po siya. Natural, sorry. Ayan, nandito na siya. Nandito pala. So, maraming salamat po sa panonood nyo and sakit dito. Grabe. So, yan, maraming salamat po at syempre po na nagustuhan nyo po tong video ito. Sinasabi ko na lang po sa inyo, yan, wala naman pong masama kung gagawin niyo to kasi wala naman pong, hindi naman po siya nakakamatay kasi calamansi lang naman po. It's all about calamansi. Ayan. That's all for today and see you and another video ko na naman po. Ayan, maghanap na naman po ako ng bagong reel. And goodbye.